Pagpapatuloy ng kwento. Amiga, maraming salamat talaga sa iyo, ha. Kung hindi dahil sa iyo, wala akong maiabot sa dalawang mag-asawa na yon. Ano ka ba, amiga? Walang problema sa akin yun. Ikaw pa. Malakas ka sa akin. Maliit na bagay lang yan. Kumpara sa mga ibinibigay mong pabor sa akin pag ako nandito sa bar mo. Salamat talaga. Salamat talaga sa'yo, amiga. Nakita mo naman, wala pang mga tao yung bar ko. Mahina ngayon kasi sa nangyari. Hindi pa makaluwas yung mga tao, hindi pa makalabas ng maayos, hindi pa sila makapag good time. Kaya yan, iilan-ilan lang pumapasok ngayon. Sige lang, amiga. Walang problema sa akin yun. Tsaka huwag kang mawawala ng pag-asa. Papasaan at babalik din yung sigla ng iyong bar. Dadami rin yung tao mo. Salamat, amiga. Buti na lang nandiyan ka, na lagi nakasuporta sa akin. Kaya love na love kita, eh. O sige na, amiga. Huwag na tayo magdramahan dito. O iabot mo na yung pera doon sa mag-asawa. At pupuntahan ko na rin yung dalawa kong alaga. Baka iba na yung ginagawa sa mga yummy boys mo. O baka yung mga yummy boys ko iba na ginagawa sa dalawang alaga ko. Mahirap na. Makasalisi pa sila. O sige, amiga. Salamat talaga, ha. Sige, iabot ko lang to sa mag-asawa. At puntahan mo na rin yung dalawang alaga mong tigang. Baka mamaya hindi makapagtimpi. Magkalat pa sila ng kanilang kalagiman doon sa VIP room ng aking bar. Kaya nga, amiga. Sige, puntahan ko na sila, ha. O sige, amiga, pupuntahan ko na rin yung mag-asawa. Captain Kubus. Captain Habibi. Ito na nga pala yung para sa inyo. Hoy, madam. Salamat. Kamagalala, madam. Pro-protection na namin tong bar mo. At hindi lang naman kami ang nakaproteksyon sa iyo, eh. Pati si General. Salamat sa inyo, Captain. Kung hindi dahil sa inyo, hindi si pang aking bar. O sige, Captain. Morder na kayo ng inumin nyo dyan. Hindi na, madam. Salamat na lang. Kasi pupunta pa kami sa ibang bar dyan na pinoproteksyonan din namin. Ah, ganun po ba, Captain? O sige po. Kayo pong bahala. Pero salamat po, salamat sa protection nyo dito sa barko, ha. Okay lang, madam. Basta wag mo lang kakalimutan yung para sa amin, ha. Sige po, Captain. Salamat po. Oh, sige, madam. Iwan ka na namin. O ano? Kayong dalawa. Solve na ba kayo? Nawala na ba yung mga init ng katawan nyo? Hi, Donya. Ang saya-saya. Salamat talaga. Naku, Diyos ko, Donya. Hindi ako makakatulog mamaya nito. Okay lang yan. Ang mahalaga, nag-enjoy kayo. O ikaw, Celtic, mukhang tahimik ka dyan, ah. Donya, hindi ako makapagsalita kasi sobrang napagod ako sa sobrang galing nila at sobrang galing nilang Anong
Sobra nilang galing sumayaw. Kau naman, Donya. Iba na naman nasa isip mo. Eh, mabuti na yung maayos. Mahirap na. Baka nasalisan ako ng dalawa na yan. Sige, Yami Boys. Bumalik na kayo doon. Okay na, tuwi na kami. Sige po, Donya. Salamat po. Balik lang po kayo sa susunod na araw. Sige, walang problema, Yami Boys. Aabot ko na lang mamaya kay Ruel yung tip nyo. Salamat sa ginawa nyong pag-enjoy nyo rito sa dalawa kong alaga, ha. Wala pong anuman, Donya. Salamat din po. O, sige na. Okay yung dalawa. Tara na. Uwi na tayo. Ay, sige, Donya. Pagod na rin kami. Oo nga, Donya. Sobrang nag-enjoy kaming dalawa ni Joy. Salamat talaga, ha. Napakabait mo sa amin. Eh, kayong dalawa pa. Halangan na pabayaan ko. Mula bata hanggang ngayon, nasa akin na kayo. Kaya pamilya ko na rin kayo. Maraming salamat, Donya. Tinuring mo kaming pamilya. Sige na, huwag na kayo magdarama dyan. Halika na, uwi na tayo. Sige, Donya. Uy! Marbs! Mukhang nakakunot na naman yung noo mo, ah. Uy, Bok! Oo. Yung mga borders ko kasi dyan sa apartment ko. Pinainit na naman yung ulo ko. Uy, relax, relax ka lang dyan. Ganyan talaga ang negosyo. Idaan mo lang sa mabuting usapan. Huwag ka na mag-ano dyan. Tingnan mo, oh. Pumapangit ka. Huwag mo ikukunot yung noo mo. Ikaw naman, Bok. Niloloko mo pa ako. Hindi nga. Halika rito, Marbs. Mag-soft drinks ka muna. Buti pa nga. Jambi, bigyan mo nga kami ng dalawang Pepsi dyan. Tsaka samahan mo na rin ng chichirya. Okay. O bakit nga pala nakatambay ka rito, Bok? Wala, nagpapahangin lang ako. May nagpapahangin ka o may iniisip ka na naman? Papahangin lang, ko naman. Oo nga pala. Balita ko, magpapamanila yung mga guwapings ng lugar natin, ha. Sino nagsabi? Narinig-rinig ko lang dyan habang naglalakad ako. Usapan ng mga tambay sa kabilang kanto. Sino? Si Papa Amiras ko? Luluwas ng Maynila? Oo. Kasama si Rance tsaka si Mateo. Ha? Huh? Hindi man lang nagsabi sa akin tong Papa Amiras ko, ha? Masyado ka naman paasa dyan, Marsh. Bakit? Kayo ba ni Guwapo? Oo. Kami ni Guwapo, ni Papa Amiras. Ang tanong, alam niya ba? Yun lang, Bok. Hindi niya pa alam. Pero malalaman niya rin yun. Pasaway ka, Marbs. Eh kung gusto mo, pigilan mo siya. Huwag mo nang papuntahin ng Maynila at yayain mong pakasalan ka.
Nako. Mahirap yan, Bok. Alam mo naman kami. Mas mahalaga ang negosyo muna bago ang pag-aasawa. Yan kasi ang hirap sa inyong mga inchik eh. Tingnan nyo kami. Wala. Buhay namin, ganito lang. Patambay-tambay sa tindahan. Pag nandyan ang tropa, sasama. Gala kung saan-saan. Yan ang buhay namin. Eh kayo kasi mga negosyante. Pera ang nasa isip nyo. Tingnan mo ikaw, oh. Lagi kang mainit ang ulo. Kaya nagkakaroon ng mga tigyawat dahil sa kaiisip mo dyan sa mga nakatira sa apartment nyo. Piya mo sila dyan. Oh, ito na yung soft drinks nyo. Tsaka chichirya nyo. Ay, salamat, Chambi. Oh, ano, Bok? Anong ano? Ikaw? Wala pa bang nanliligaw sa'yo? Hi, nako, Marbs. Bata pa ako. Wala pa sa isip ko yan. Di nga. Oo nga, wala pa sa isip ko yan. Okay, sabi mo. Han. Uy, Han. Sa makalawa na yung alis namin, ha? Oo, sige, ayusin ko na yung mga gamit mo, Han. Kaya sana, Han. Bago ako umalis. Alam mo na. Anong alam ko na, Han? Huwag ka na magpakipot, Han. Siyempre. Habang nandito ako, ibuhos na natin. Ano ang ibubuhos mo, Han? Ibuhos na natin yung sarap na tayong dalawa lang. Alam mo na. Sige na, Han. Ligo ka na dun. Okay, sige. Maliligo na ako para sa'yo, Han. Abangan ang susunod na kabanata. Itutuloy.